Now is her moment. Malimit silang nasa likod ng mga atleta. One more gold medal sa bawat laban. Esti Petesha, scoring that time. At tagumpay. Kasama sila ng ating mga Olympic medalist. Hindi kumpleto ang Olympic journey kung wala sila. Kilalanin natin ang mga coach ng ating mga Olympian na gumawa ng kasaysayan sa bansa. Sa mundo ng sports, lakas ang puhunan. Kaya naman, malaking bagay sa ating mga atleta ang tamang nutrisyon at pagkain. You are what you eat ang labanan dito. Meet Coach Janet Aro, ang nutritionist at dietitian ng Team Philippines. Si Coach Janet ang nagbantay at naganda ng food meal ng ating apat na medalist, sina Heidelin, Nesty, Carlo at Yumir. I started as an athlete and I really understand how difficult it is to be an athlete who doesn't receive the right kind of advice when it comes to nutrition. Ayon kay Coach Janet, simula training hanggang sa mismong araw ng kompetisyon, bantay sarado ang food intake ng bawat atleta. Ngayon, pagkatapos naman ng training, importante din na merong sapat at tamang nutrisyon para mas ma-maximize naman yung recovery ng katawan at maihanda yung katawan nila dun sa susunod na training session. Dobling tutok din lalo na sa mismong kompetisyon. Kailangan kasing pasok ang timbang ng atleta sa kanyang kategorya. Kung hindi, maaring makompromiso ang kanilang performance. For example, in the sport of amateur boxing, the competition runs for 2 weeks. And during that phase, kailangan laging nakabantay no, sa timbang yung mga atleta natin. One of the crucial aspects really is their food intake to allow their bodies to recover from the competition and daily training session. Malaking bagay na ma-meet nila yung carbohydrate needs for the sport and for the intensity level of the training session such that during that phase na kahit nagme-maintain sila ng timbang nila ay ma-maintain pa rin nila yung optimum health, meaning yung immune system function nila hindi mako-compromise, no, hindi sila magkakasakit. Dahil magkakaiba ang sports ng ating mga atleta, iba-iba rin ang nutrition management na ginawa ni Coach Janet. In terms of nutrition, ang naging focus namin sa program ni Heidelin is a balance of her protein intake to maximize yung kanyang muscle growth and recovery. And of course, just enough carbohydrates in order just to fuel high-intensity exercises no during training sessions. So lahat ng kinakain niya for that day and even on weigh-in day or competition day, lahat yun nakasukat. And then I had to select carefully her food such that it will allow her body to store as much energy as possible that will be needed for the competition. But then again, will also allow her body to maintain no, the weight cut-off. Sa competition phase, sinisigurado niyang nakatutok ang buong team sa game plan ng competition. Si Heidelin, lagi ko siyang tinatanong kung ano yung gusto niyang kainin for the particular meal, kung ano yung available. No? Kasi nag-iiba-iba yung pagkain dito sa Athletes Village. Maraming food selection. I want cucumber and tuna. Yeah. Si Nesty, kahit pa ulit-ulit kasi yung pagkain niya, okay lang sa kanya. Basta may favorite siya, ulit-ulitin natin niya, wala problema yan sa kanya. Pag si Carlo, ganun din naman. Basta may guidelines. O, ma'am, ano lang ang pwede? Doon lang siya pipili. Me being here in the Olympics, for example, for the other athletes I'm helping, being with them in the actual competition, is just more of, you know, making sure that everything will be done correctly. Wala na silang iisipin pa. Somebody will be in charge to prepare or handle their nutrition or think about what they're gonna eat or drink. Parang ganun, hindi na nila iisipin yun. So that they can completely focus on their game plan or their competition. Dahil sa lockdown at pagpapaliban ng 2020 Tokyo Olympics, ilan sa ating mga atleta ang nakaranas ng anxiety. Dahilan para mawala sila sa focus at tamang mindset. Ang tumulong sa kanila, si Dr. Karen Trinidad, isang sports psychologist. Si Dr. Karen ang tumutok kay Heidelin at apat pa nating mga atleta. Very important then is her ability no, to change her mindset in that particular situation. It's either ma-pressure siya or maging challenge sa kanya yun. Ayon kay Dr. Karen, hindi lang atleta ang dapat may tamang mindset, pati ang mga taong nakapaligid o bahagi ng kanyang team. Very important yung taong nakapaligid doon sa atleta kasi doon din siya kumukuha in terms of her motivation, in terms of her goal setting, in terms of how prepared
at saka yung confidence niya. Sa pakikipag-usap ni Doc Karen sa mga Olympian, bukod sa pagkakapospone ng Tokyo Olympics, ang kakulangan ng training facilities at financial support nagdulot din ng anxiety sa ating mga atleta. Kung titingnan mo kasi maraming factors, no, bakit kailangan or bakit nagre-react ang isang atleta. Kung titingnan mo in terms of financial, mahal bago tayo makapag-produce ng isang atleta na pwedeng maglaro sa Olympics. So anxiety is very high for them because yung identity nila doon sa sport is very, very high as well. So tama rin na during that time, since lockdown, hindi sila nakakapag-train ng katulad ng pag-train nila before. Kwento pa niya, si Heidelin, naging sobrang emotional nang malamang hindi itutuloy noon ang kompetisyong matagal niyang pinaghandaan. At first, she was very emotional nung nalaman niya na it was postponed. And then sabi niya, are you going to stay? Yun yung tanong niya sa amin sa team. Kasi paano kung wala namang Tokyo Olympics, parang sayang that you're going to stay pa rin sa akin. We're not going to leave you. No, we will be with you with or without Olympics. Kasi we see you, no, as a person, not as an athlete lang. For particular, kunyari, yung sa Olympics. Kasi sa weightlifting, kung may 1 seconds of doubt ka, meaning no leap na yun eh. And ang taas ng pressure sa Olympics. Day before ng laro ko, may pinabasa sa akin yung sports psychologist ko. Kasi sinasabi ko sa kanya, Doc, may problema, hindi ako naniniwala, natakot ako. So, nung day before, sabi niya sa akin na, you're an expert height. More than 10,000 hours na ang training mo. Sabi nga nila, sa mundo ng palakasan, hindi lang kalaban ang pinaghahandaan. Madalas kasi, sarili mo na mismo ang iyong makakalaban. 1 second of doubt, doon papasok na ang bigat, no, ng binubuhat mo. So sa kanya, it is something na dinevelop or tinrain over some time. Na didevelop siya kunyari by self-talk, katulad ng pagpapanoorin mo kunyari yung competition niya sa Tokyo, ang sinasabi niya, one motion, chest out. Ang dami kong sinasabi before eh, like deadlift, chest out, sinasabi ko sa sarili ko ano mga execution. Eh ngayon, after ko mag-chest out, deadlift, one motion na. Hindi na ako mag-isip ng slow, fast, mga ganun, tapos chest out, then tingin sa taas, may mga ganun eh, tight back. So ngayon, one motion na. Before kami nag-arrive dyan sa one motion na yan, ang dami muna naming words na ginamit. May una siya, parang slow, fast, no? Kaya lang yung term na slow, fast, may transition. So meron dun 1 second. So dun pumapasok yung doubt. Mahalagang matutunan ng mga Olympian kung paano mag-handle ng pressure. Lalo na't sumasabak sila sa pinaka-prestigyosong sporting event sa mundo. Naging factor din yung additional 15 months. Kasi kung iisipin mo, ang hirap nun. Additional several months for you to train, eh ready na siya during that time, no, na postponed lang. Sa kanya, inisip niya, kaya ko pa ba? Nagtatanong siya sa isip niya. Sabi ko, do not ask your mind. Tell your mind na kaya mo. Hindi bababa sa 5 ang mga coach ng mga atletang sumabak sa Olympics. Dahil sa tindi ng kompetisyon, bukod sa mental preparedness at nutrition, syempre, mayroon ding nakatutok sa kanilang strength at conditioning. I'm right by your side. I will train with you. I will cry with you if I need to. Let's just move together as one, as a team. Ilan lamang ito sa mga words of encouragement ni Coach Julius sa ating gold medalist na si Heidelin Diaz. Siya ang nobyo at strength and conditioning coach ng ating weightlifter. Siya ang nakabantay kay Heidelin sa warm-up, prehab at accessories. Para kay Coach Julius, ang pagiging matatag at determinado ni Heidelin ang naging susi niya para masungkit ang gintong medalya. I was her training partner, not only the mental aspect but also the physical aspect. That kind of gave her the motivation to keep training. Kahit walang kasiguraduhan noon kung matutuloy ba ang Olympics, hindi naging kampante si Coach Julius na bantayan at gabayan si Heidelin. Naniniwala siyang naging mabuti rin ang pagkakaantala ng Olympics para mas makapaghanda sila. In the beginning, we weren't sure when, right? So that was when it was the lowest for us. But despite all of that, the mindset was that look, it's just another year to continue to be stronger. Aminado si Coach Julius na hindi naging madali sa kanila ang mga pinagdaanan. Lalo na't sa Malaysia sila nagtraining. Pero ganun pa man, mas pinili niyang maging matatag para kay Heidelin. We have to keep moving forward. We can't, you know,
get stuck with where we are. Yes, we're inside a condo, but we're still able to run downstairs in the parking lot, or we're still able to stay physically active and keep our mind going. Kinakailangan din nilang maging maparaan para hindi mawala ang momentum ni Heidilyn. During the pandemic, was catered towards more so for maintenance. Before the lockdown happened, we were already at a very good pace in terms of condition and strength. You know, we were ready to fight, we were ready to compete, but the extra year was basically a blessing. And basically the mindset was, look, we're disappointed, we're sad, we wanted to live a normal life. But I think the mindset was really to just, we are people of our word. We want to bring pride to our country. And it ended up being us lifting our country out of this very tough time. Totoo ngang, it takes a village to build an Olympian. Basta't may tamang suporta at gabay na mga espesyalista, kayang maipanalo ng mga atleta ang kanilang laban. Her people, the Filipinos, stand behind her. The Malaysians are standing behind her. The prayers from all the people. And I think that's what gave her the courage to lift that weight. Mas gusto ko na ibalik sa kanila yung papuri dahil talaga naman pong napaka-talented na nila sa simula pa lang. It's just so happened na talagang ako yung napili na dietitian to work with them sa simula. Our athletes are very resilient, no? In a sense that despite na may pandemic, nakuha pa rin nila, no, to achieve, makikita mo even their performance na beat nila minsan yung personal record nila. Behind every great athlete are great coaches. Sila ang unang nagtiwala sa kakayahan ng mga atleta. Sila rin ang nagsilbing gabay para maabot ang tinatamasang tagumpay. Ang kanilang sakripisyo at dedikasyon dapat ring bigyang pugay. I am JM Encinas. I stand for truth.